para sa akin, isa yung eye-opener. Hindi lang para sa akin, but also to other players. Doon natin makikita kung sino talaga yung totoo sa atin, kung sino yung magsasabi sa atin ng diretsong mga salita, kung sino yung kakampi, kung sino yung mag-iiwan. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu. Hi Ballaholics! Welcome back to my channel, and for today's vlog, sasabihin ko naman sa inyo yung sarili kong list ng volleyball players na ayaw ko makalaro. Nitong mga nakaraang araw, ang dami ng mga usap-usapan about dun sa nangyaring vlog. May mga taong nasaktan, may mga taong natuwa, and para sa akin, isa yung eye-opener. Hindi lang para sa akin, but also to other players, doon natin makikita kung sino talaga yung totoo sa atin, kung sino yung magsasabi sa atin ng diretsong mga salita, kung sino yung kakampi, kung sino yung mag-iiwan, di ba? Pero at the end of the day, kung nasaktan man tayo doon sa mga nasabi, eh, alam naman natin sa sarili natin kung ano yung klase ng laro na meron tayo. And sana wag na nating seryosohin yun, sana palipasin na natin to at tapusin na natin, tapos magsimula na tayo ng bagong journey. And friends na ulit, di ba? Gaya ng dati. Players I hate playing against with. Ito may listahan. And ginawa ko na kasi to last week pa, bago pa yung filming nung sa inyo, yung vlog na nilabas ko. At ayan, lukot-lukot na nga siya. Mukha na siyang gamit na tissue paper, di ba? Sa sobrang kalumaan na niya. Kasi nga, itatapon ko na sana. Kasi hindi ko na sana ilalabas tong vlog na to. Pero, ayun, napag-isipan ko na siyempre, nilabas ng iba yung mga listahan nila, di ba? Dapat ako din, meron din ako nung listahan na ayaw kong makalaro. Kung makakalaro ko lang yung sarili ko, ayaw ko talagang kalaro yung sarili ko. Kasi, pag pagod na ako, ganun, pag wala akong kain, pag gutom na ako, wala na talaga akong gawa. Tapos, nagagalit na ako, ganun, mainit na yung ulo ko. Although, medyo natanggal ko na yun ng konti. Pero nandun pa din eh. Hindi ko na rin siya matanggal talaga si sistema totally. Pero nabawasan naman. Yun naman, yung maganda doon. Nabawasan naman yung pag-attitude ng konti sa loob ng court. Kasi alam ko din naman sa sarili ko, minsan may time din naman talaga na wala naman talaga akong gawa. Wala talaga akong matulong. Binabawi ko na lang sa ibang department, di ba? Kung sa paluan wala na talaga, sige, re-receive na lang ako ng maayos. Receivean ko ng maayos yung ano, yung mga spikers ko. Kung makakalaro ko yung sarili ko, di ba? Wala lang, ano lang, kathang isip. Ayokong makalaro yung sarili ko. Parang ayokong makalaro yun, ayoko din kakampi. Siyempre yung kapatid ko. Kasi sobrang kansaw eh, sobrang parati na lang. Ang daming sinasabi, sobrang daldal eh. Ako tahimik lang ako doon pag wala namang nagsimula ng pag-aangas sa akin. Hindi naman talaga ako sasagot. Or pag hindi naman ako sinigawan, hindi naman ako pinagsasabihan ng kung ano-ano, di ba? Hindi naman talaga ako maingay din. Hindi din ako ng kaaway ng kabila. Pero siya kasi, parati niyang inuumpisahan. Lagi niya akong sasabihan na, pumalo ka naman ng malakas, ano ba yan? Mag-block ka naman, parang walang nagbablock. Or pag pumalo na ako, parang, yun na yung palo mo, gano'n. Hindi ka naman magaling, ganyan. Lagi niya akong sinasabihan ng gano'n. And natatawa lang ako, tapos bumabawi talaga ako sa paluan na mismo. Naririnig ko na sinasabi niya, pero tumatalikod ako agad para wala lang, hindi ako maapektuhan. Tsaka hindi naman ako naapektuhan, walang pakialam. Pero bumabawi ako. Isang spiker pa na ayaw kong kalaban. Siyempre si Kenneth, kasi nga, ang likot ng kamay, hindi mo alam kung papaluin ba niya, hindi mo alam kung malakas yung palo or drop ball lang, tapos magaling din dumipensa. And kahit maliit siya, nabablockan niya ako eh. Kaya pag magkaharap kami sa net, medyo mahirap din talaga. Kaya ayokong kalaban. Tapos sa middle naman, unang-una si Christian Mark Moore, Mark Christian. Basta yun, yung malak na tangkad. Kasi ang haba ng kamay, parang every time na pumapalo ako, nabablockan ako talaga, sobrang block party. Minsan nag-middle din ako, tapos middle din siya sa kabila. Parang lagi na lang block party, hindi makapasok yung palo ko kasi ang laki-laki, tas grabe yung pagbablock niya sa akin talaga. Eh tapos pag pumalo pa siya, ang hirap din hulihin, talagang patusok din yung palo, hindi madalas hindi nakukuha ng mga nasa likod, kaya ayaw ko siyang kalaban.
Tapos si Aaron, kasi nga, ayun, parati kong problema yan eh. Hindi kasi ako marunong nung twist-twist ng kamay, yung pag-iwas-iwas pag ano. Hindi ako marunong, kaya madalas, nabablockan talaga ako pag sila yung mga nasa harap ko. Block party talaga. Kaya ayoko silang kalaban kasi nga, hindi makapasok yung palo ko, di ba? Nasa open ako, yung utility nung kabila siya, yung katapat ko pag pumapalo. Pag nandun si Zaydel, another block party, minsan meron yung game na tatandaan ko nung wala pang pandemic pag naglalaro kami sa sports complex. Ang sa limang palo ko, sa set na yon, tatlo yung nabablockan niya, kaya abang na abang talaga. Minsan, hindi na nga ganun kalakas, o kaya dinadrop ko na lang, pero nakukuha pa din niya, nabablockan talaga ako. Kaya hirap na hirap din talaga akong pumalo. And nung time na yon, medyo mabigat kasi yung katawan ko, hindi din ako makatalo ng maayos. Kaya, ayun, block party. Pag sila yung nagbablock sa akin, asahan, hindi na talaga papasok yung mga palo ko. Parang, kahit gaano pa kalakas yung palo ko pag wala ding nagko-cover sa akin, mamamatay at mamamatay talaga yung bola kasi nga, ang galing nilang mag-block, kaya ayoko silang kalaro. Last player na ayaw kong kalaro, syempre si ano, pag sa sobrang depensa kasi, minsan kahit paluin ko ng sobrang lakas, tapos nandun lang siya, easy-easy lang sa kanya. Ang galing kasi ni Kurt talaga, ang galing bumasa ng bola, mapadrop ball man yan, or papaluin ko ng malakas, parang bakit nandun na naman siya? Ang galing niyang bumasa, ang galing niyang magtansya, kaya pag magkalaban kami, nahihirapan talaga ako. Most of the time, hindi kami magkatapat eh, sa harap ng net. So, ang pwesto niya, pag nasa harap ako, minsan nasa likod siya, di ba? Magsi-second open siya. Minsan yung palo ko talaga, iniiwas ko na nga minsan eh. Pero, sobrang galing nung bata, ayaw talaga mamatay ng bola. Talagang pinalo ko na ng sobrang lakas sa kanila, parang easy-easy lang na, oh, no. Ano ba yun? Sabi ko sa isip ko, pinalo ko na, binitbit ko na yung buong barangay ha, nang pumalo ako ha, pero bakit nakuha pa din? Ganun, nakaka-disappoint sa part ko na pinalo ko na ng malakas, pero bakit ang galing pa rin, nasasalo pa rin nila ng maayos yung bola, diretso pa sa center, tapos pag na-set pa, napapatay. So, minsan nadidisappoint ako sa sarili ko kapag ayun nga, dumidepensa si Kurt kasi wala. Ayaw bumaba ng bola. Hindi ko mapatay yung bola talaga. So, yun lang, Paulaholics, yung mga players na ayaw kong makalaro. Sana matigil na yung pag-aaway-away and huwag niya sanang i-take tong video na to ng negative, di ba? Sana makalaro na din tayo soon. Sana magkita-kita na ulit tayo sa inisang court. Thank you, Paulaholics, for watching this vlog. And if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. And hit the notification bell for you to be updated for my new videos like this one.